So hey, what's up mga Kotates? Me, Ate Marielle, at welcome sa Ako Do You Knows Where Learning is the Name of the Game. So kung bago ka pa lamang sa aming YouTube channel, i-click mo na subscribe, like, and share button para mag-gifted ka sa aming mga videos. So samahan natin si Super K sa panibagong araw at panibagong lesson na ating matututunan dito sa Ako Do You Knows. At ang bagong lesson natin for today, it's What's in a Bone. So for today's video, nandito na naman tayo sa ating science subject and ito ay pang grade 4. So, nandito yung mga information na nakuha ko sa aking science book nung ako ay grade 4. And meron tayong mga panibagong mga layout sa ating PowerPoint. So, syempre, gusto ko rin naman na magkaroon tayo ng magandang visual aids and of course, magandang presentation para of course, maintindihan nyo and of course, maging kaaya-aya sa inyo ang ating mga lessons para sa mga susunod pa nating mga subjects na pwede pa nating matakal dito sa quaderno. So, for today, what's in a bone muna. So, objective natin for today, malaman natin kung ano nga ba ang bone, saan ba siya makikita, ano ba siyang part, ano yung use niya. And of course, sa next video natin, malalaman natin kung paano naman siya alagaan. At of course, pati na rin yung ibang system. So, tumatahol yung aso ko and lalaksin pa rin natin yung boses natin. So, for this video, meron na tayong trivia. So, diba last time, wala tayong mga trivia. So, for today, meron na. So, yan, nag-next. So, yan, ito pala yung ating trivia. So, expect nyo na meron tayong mga trivia sa mga susunod pa nating mga videos. At ito tayo magsisimula ng mga trivias ulit. So, naubusan tayo kasi last time. So, ito na ating trivia. There are 28 permanent teeth in all. Adults will have 32 teeth. Because at the age of 20, 4 more teeth, called wisdom teeth, usually grow at the back of the mouth. So, yan. Ang ating trivia for today is about teeth. So, yung ating teeth, meron tayong 28 sa all in all. Pero yung mga adults, meron silang 32. So, di ba, alam niyo yun, kapag nasa age of 20 ka, tutubuan ka na talaga ng wisdom tooth. So, nung mga bata pa ako, naniniwala pa kami na kapag nabubungi yung ngipin mo, kailangan mo na itapon yun sa may bubong or ilagay sa ilalim ng unan para daw makuha ng tooth fairy and para din daw maging maganda yung tubo ng mga permanent teeth mo. So, hindi naman ako gano'n nagsisi sa mga ginawa or mga pamahiin na ginawa and okay naman yung ngipin ko ngayon. And for me, hindi ko nabibilang yung teeth ko but for me, pag nag-adult na tayo, nagkakaroon tayo ng all in all, 32 na yung ating teeth. But for this time, 28 talaga yung total niya. Pag tumungtong ka ng 20, so mag-a-add siya ng 4 more teeth. Ang tawag doon ay wisdom tooth or mga teeth. Wisdom teeth. So, yan ang ating trivia for today. So, yan. Nag-transition pa siya. Yan. So, next. Let's find out about the lesson, what's in a bone. So, ano nga bang nilalaman niya? Ano ba yung mga... So, dito more on complicated terms tayo. So, hindi ko na siya magiging... Hindi ko na siya gagawin komplikado. So, sasabihin natin siya as it is. And makikita natin yung mga parts niya para mas maintindihan natin ang lesson na to. So, a bone is a living tissue made up of hard material called matrix. So, syempre, di ba yung bone? So, all over ng ating katawan, may mga bones yan. So, yan ay meron siyang material na tinatawag nating matrix. Isa siyang hard material na may made up sa ating bones. It contains many active bone cells called osteocytes. Remember, meron tayong active bone cells called osteocytes. They are arranged in concentric circles forming the Haversian system. So, Haversian system, each system contains blood vessel running its center called Haversian canal. So, yan. Ang ating bones ay halos lahat ng ating katawan may bone. Mula ulo hanggang paa, meron talaga tayong bones. And, of course, ito, need ng bones natin ng calcium para, of course, maging mas healthy pa ang ating mga bones. So, yan. Next tayo, the bone matrix is composed two main parts, namely, collagen and mineral salt. So, pag sinabi natin collagen, is the protein substance that provides flexibility to the bone. So, if I'm not mistaken, so, kilala yung collagen talaga para gumanda yung ating sa balat. So, sa ating, sa mga, ang alam ko sa mga dermatology, so, very well recommended ang ating collagen. So, yung collagen na yun ay
I think iniinom siya, but hindi pa ako nakakakita ng collagen kasi nga hindi pa siya ganun ka-familiar sa akin, but our bone have collagen. So yung sinasabi natin collagen, isa siyang protein substance that provides flexibility to the bone. So ang ating letter B ay mineral salts. Mainly calcium phosphate gives strength to the bone. So syempre ang calcium nga natin nagigive nga siya ng strength sa ating bone. So ang ating bone matrix ay composed of two main parts, namely collagen and mineral salts. So all these materials are arranged in concentric circles called lamellae. So yan ang ating lamellae, yun yung mga arranged in concentric circles. The osteocytes are found in flattened spaces called lacunae. Osteocytes are connected to each other by means of a series of tiny pores called canaliculi. So both are covered with an outer covering called periosteum. So yan, so ang ating bone matrix ay merong collagen and mineral salts. Ang ating mga materials na yon ay I arrange in concentric circles called lamellae. So, ang osteocytes are found in flattened spaces called lacunae. So, yan. Next tayo. All bones are composed of two kinds of bone tissue. The outer layer of every bone is a hard bone called compact bone. So, the hard bone is called compact bone, which is covered with blood vessels and nerves. The compact bone surrounds a spongy bone. It is so called because it has many holes and spaces like that of a sponge. The central cavity of the bone is filled with a soft tissue called the marrow. So, diba, tandaan yung mga bone marrow. So, ating hard bone is called compact bone. When we say soft tissue naman, central cavity that is composed with soft tissue is called marrow. So, there are two kinds of bone marrow. So, the red marrow which produces red blood cells, and the yellow marrow which stores fat. So, meron tayong dalawang kinds of bone marrow. Next, classification of bones naman tayo. So, classification of bones in general, bones may be classified as long, short, flat, irregular, and sesamoid. So, dito natin makikita yung mga pictures or mga classification ng ating bones. So, yan. So, yan yung parts ng ating bone. So, yan. Oops, nag-next. So, yan. A cross-section of bone. Take note of the compact bone and the spongy bone. So, open natin ang ating pen. So, yan. This is the spongy bone. This is the bone marrow. The compact bone. That red one is blood vessels. And that is epiphyseal bone. So, if I'm not mistaken, so correct me if I'm wrong. So, that is the cross-section of a bone. So, next tayo. This is the long bones. Our long bones are the bones of thigh, legs, arm, and forearm. A long bone has two parts. So, erase natin tong the, yung Q dito. Tanggalin natin. So, lagay natin the diaphysis is the central shaft, and two ends are the epiphysis. Their ends, so meron naman tayo ditong ends yan, articulate or join with one or more bones. So, yan ang ating long bone. So, siya ay thigh, legs, and forearm, and the long bone has two parts, the diaphysis and epiphysis. So, yan siya. So, medyo maliit, but yun yung spongy bone, yan, kita nyo yan, yung mga yan. So, siya ay long bones. So, next tayo. So, short bones naman tayo. Have spongy core surrounded by compact bone. So, yan. Then, dito yung tarsals and carpals. So, nandito din yung sa may hands natin, di ba? Yung carpal tunnel. So, kaya nga sinabing carpal. So, nandito. So, parts siya ng short bones. Pag sinabi natin yung short bones, spongy core surrounded by compact bone. So, next. Irregular bones are like those of the vertebrae. So, yan yung example ng ating irregular bones. So, siya ay those like those of the vertebrae. Next tayo. Flat bones.
So, dito napapasok yung skull natin. So, yan. Yung ating mga frontal lobe. So, eto na. So, sa BS Psychology, we tackle about this one, yung mga parietal or parietal, frontal, nasal. So, yan. Occipital lobes, yung mga ganyan, yung mga flat bones. So, yun ay mapapag-aralan sa Introduction to Psychology. And, makikita niyo yung mga parts talaga when it comes talaga sa brain and sa ating nervous system. So, yan. Flat bones includes the ribs and the bones of the skull. So, yan ang ating flat bones. So, how bones are formed? So, paano ba siya nabubuo? So, ito na nga. While you were still in your mother's womb, the framework of your body was made up of cartilages. When you were 9 weeks old, your bones began to replace the cartilage. Cells in the cartilage become bone, forming cells called osteoblast. So, hindi siya ma-highlight. So, yan. Osteoblast. The osteoblast secreted protein in which minerals were deposited in the calcium salts deposited in the protein substance hardened in the cartilage and became bones. So, syempre, di ba, kapag tayo ay, so, yung sa mga mummies natin, so, kapag pregnant sila, so, syempre, sa buong 9 months na yun, nagde-develop yung ating body, and of course, nabubuo na rin yung mga bones natin. So, yan. Oops, oh, may pero plano. During your teen years, the osteoblast rapidly forming more bones. When you will be 20 to 25 years old, 20 to 25 years old, your skeleton will be completely formed. By then, you would have 206 bones. So, yan ang ating lesson for today for what's in a bone. So, sa next natin, how we will take care of our bones and as well as sa ang ating skeletal system. So, hope you enjoy our lesson for today. Thank you. Have a great day and God bless. So, see you on my next video. Bye-bye.